Kaya nga, pwede mo na ako mag-voice over. Pinatamad kasi ako mag-video, kaya magsasalita muna tayo for today's video. Gabi, ang init pala dito. Pero may voiceover na lang ako kasi ang ingay ng mga motor. Kasi makapiright tayo kapag narinig yung mga ano, yung mga tunog ng mga motor. Ang ingay! Kaya, tara! Sumahan nyo kami magbumili ng pandesal. Story time ko na lang kayo kapag naglalakad kami. Alam nyo ba dati mga guys, nung inutusan akong bumili pandesal ni mama. Bata pa ako nun, ayan na ako kayong pandesal habang naglalakad. Ganyan-ganyan ako. Ayun, lumipad! Pero kinuha ko pa rin, sayang, tsaka wala akong pakabon. Kasi kung hindi ko kukunin yan, malalapirot kami dito. Alam nyo may malalapirot. Kapampangan yun. Grabe yung pangit ko naman pala dito. Kaya voice over na lang ako. Ang hirap pala nagsasalita sa daan. Akala nila nababaliw na ako. Buti na lang talaga na uso yung voice over. Inutusan nga pala ako ni mami na pumunta dito sa bakery para bumili ng pandesal. Ang ganda nga ng gising ko. Kasi pagpunta ko dito, nakasmile sila. Kapag pala nandito ako sa Manila, lagi rin nagpapabili ng pandesal si mami. Medyo malayo din kasi yung bilihan ng pandesal, kaya madalang lang din siya makabili. Dumiretso na nga muna pala ako sa Paco Market para bumili ng isang tray ng iklog. Natuwa nga ako dyan kasi yung pinagbibilihan ko, lagi daw siya nanonood ng vlog. Hintayin na lang dun daw niya upload tong vlog na to. Naalala daw niya yung iklog. Kasi halos kakanood lang daw niya kahapon. Sabi ko nga sa kanya, taliin niya ng mabuti. Baka kasi di na naman ako makauwi. Babasag na naman yung iklog. Pagkatapos nga mahigpitan ng tali ni ate yung tray, nagbayad na din ako para makauwi na din. Meron din kasi akong event mamaya na pupuntahan. Kaya kailangan ko na din makauwi. Nakapalik na ako. Ay, bilis na! Bilis naman! Para nag-LRT lang. Ang bilis ko nga daw ngayon makauwi. Kasi kapag inuutusan, ang tagal ko talaga bumalik. Kapag pala kumakain ako ng pandesal, lagi na lang akong ganito tuwing umaga. Nahulog sa damit ko yung toppings ng pandesal. Kaya pagkatapos ko makapag-almusal, dumiretso na rin ako sa CR para maligo. Naligo talaga ako dyan ha, pero tatlong buhos lang ng tabo. Nagmamadali na kasi ako, kasi nasa baba na din yung magsusundo sa amin ni ate. Ganyan pala yung kulay ng suot ko, kasi yan yung kulay na kailangan kong suotin. Ang bait nga ng may-ari, kasi siya pa talaga nagsundo sa amin ni ate. Sa totoo lang mga guys, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Buti pa naman yung sasakyan, baka makidnap kami ni ate. Chawot! Siyempre kilala namin sila. Ang bait nga may pa-coffee kagad, may nakasulat nga na car. Ilang oras kong inisip yan kung bakit may car. Hindi naman kasi car yung pangalan ko. Sabi naman ni ate kasi nakasakay daw kami ng car. Chawot! Pero nung pagbaba ko, doon ko palang naisip. Caramel pala yun. Nandito na pala kami. Ang bait nga ni ate kasi nakapayong pa. Pero medyo umuulan na kasi dyan, kaya kailangan daw magpayong. Nung pinost ko pala sa Facebook yung potato corner, ang dami na congratulations sa akin. Kasi naman akala nila meron na daw akong ganito. Kapag nagkaroon ako ng ganito, kipapangalan ko na lang potato chawot. Charot! Meron din pala silang flyers dito. Matagal na daw nila pinamimigay yan. Kaya daw mamaya, maghanda ako kasi marami daw yung pupunta. Aba, naghihintay nga ako. Ipapakita ko na muna sa inyo kung paano sila mag-serve ng french fries dito. Ito nga, naabutan ko pa si ate. Kumuha lang siya ng flavor na pwedeng i-mix sa french fries. Shake-shake lang daw yung gagawin niya para daw mas maghalo yung flavor tsaka yung french fries. Dito naman sa kabila, dito na nila niluluto yung fries. Pagkatapos nga maluto, isinasalin lang din sa lagayan. Mamimili na lang yung customer kung anong gusto niyang flavor. Ito nga yung pinili ko, magkaibang flavor para matikman ko halos yung flavor ng potato corner. Ito naman yung bagong product nila. Habang naghihintay nga akong tawagin nila dito, nandito rin yung mga pinsan ko. Malapit lang sila dito, kaya manunod daw sila mama. Maya, namiss ko nga sila kasi ang tagal ko na din hindi nakakapunta sa QC. Kaya binigay ko na lang din yung french fries na binigay kanina sa akin. Eto na nga ako, hinihintay ko na lang na tawagin nila yung pangalan ko. Habang nag-i-edit ako, napansin ko para rin ako nagbe-birthday. Nagpasalamat lang ako dyan sa mga dumalo sa birthday party ko. Chawot! Ang cute nga ng mascot nila dito. Iyakap ko nga siya. Parang gusto ko na tuloy iuwi yung mascot ng potato corner. Palaro din pala kami sa mga nanonood. Pinasayaw din namin yung iba. At lahat nga nang pumunta sa harapan, nabigyan din sila ng GC galing sa potato corner. At yung huli nga pala namin palaro dito, yung question and answer. Kada makakasagot sa mga tanong namin, ito yung pwede nilang matanggap. Mga school supplies sa mga pambata, ito naman yung sa mga pang high school. At meron din pala silang hinanda na naka gift wrap. Parang gusto ko na rin yata sumali sa palaro nila dito. Hinila ko nga yung mga tatlong magkakapatid kasi nahihiya daw sila sumagot. Sabi ko naman sa kanila, saglit lang naman yung tanong ko. Hello, ito yung makukuha nyo pag nasagot nyo. Ayan, ano ka ng grade? Grade 1. Ayan, yung tanong ko sa'yo, baby girl, 5 plus 5.
Para din pala ako si Kuya Will dito. Yan nga lang, hindi ako namimigay ng jacket. Ayun lang.